Ana izan iaktu nasi garlina dizkona Airo helan gusto hanggang magmaistra Ana izan madugay nakasalon sila Nawala ang gusto ng kanyang papa Katimias pangani ng kanyang papa Kung nagakastigoy nagasulo-sura Wala gid kaloy sagtong anak niya Nagatulo agay ang loha sa mata bagay kasi yung iniisip ko na sana naranasan ni nanay ng ganito, ganyan. Pero sabi nga, never ka naman kasi talagang maging ready. Kahit si nanay 85 years old na siya, cotton na siya, parang feeling natin, tayong may iwan, di pa rin enough yung 85 years na nabuhay siya dito sa mundo. Dadasal siya lagi pag madaling araw. Hindi ko makakalimutan nagdadasal siya tuwing magdiyawa as pakisata. May madaling araw nagdadasal. Sabi ko, lupit naman na ito ni nanay. Walang palya. Naninagang po lang sa ano sa liwanag si nanay, nakaupo siya. Tapos hindi, nakapikit siya, tapos may hawak siya ng ano, rosaryo. Dito, nitriga ako. Sabi ko, nay, ano sama niyo ako pagdadasal niyo? Tuwing madaling araw. So yun, ginigising niya ako. Sabi, natuwa siya eh. O sige, gusto ko yan. May kasama akong magdasal. Yung kabagin ng Maria na Bisaya. Hindi na maalala kung paano yun. Kahit madilim, parang kinakabaka pa na lang niya. Paligid niya, tapos ako na lang yung magbubukas ng ilaw. Kasi minsan, nag-aalala rin ako na ano rin, baka gusto rin na nanay na ano, may ilaw. Bilang tayo yung mga anak. Inaano ko po sa inyo yung may mga nanay pa dito. Habang malakas pa sa ipram namin yung pagmamahal. Matasal na ako parang araw lang. At sa kahirapan natin, magawa siya ng para.
na yung nakita ko, ano, sobrang bait pala. Kaya nagtatao ko kung saan nagmana si Papa eh. Kasi yung dati yung mga bata ang eh, grabe si Papa talaga. Ano yung beast mode dyan? Tapos bigla niya akong beats na, kinuha niya kami yung video ng mga pesos. 50 pesos. Like, ay, bakit mo kami yung bilang pesos talaga? Pas ko ngayon. Ano ko sa iyo? Makapamasukot. Eh, di ba dapat? Hindi ko lang. Hindi ko lang tatanggapin ko. O kukunin ko. Pero, ang bet, eka, binigyan ako. Kung hindi ka binigyan, ako pala sir. So, lahat sinasabi niya sa amin, paghapon, binibili niya pa ako ng tuba eh. Pang sabi niya, pampatanggal pagod. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya, hanggang sa uli, mahal ko si nanay. Sabi niya, o sige, ingat ka, tapos mag-smile pa siya. Yung lagi naalala ko sa kanya ngayon na, ano, nawala siya. Yung smile niya talaga yung lagi ko naalala kasi, ano, parang pag nalulukot ako, yung smile niya talaga yung naalala ko. Kaya, sana nanay yung pag-iwalay ng landas natin ay makasama mo ang si Kristo sa kanya ng Diyos Ama. At kung sa kanya na kami ay may mga punta kaman eh. Kaya yung manawag mo sana. Nasa tangkaan ko, umuwi kami, kahit ang nasabi magkaroon akong kamote. Doon na ako naramdaman sa ito pag umalas sa akin. Thank you kay Nanay Sheila. Pahala ko lang at maraming salamat sa pagbabay ko sa amin at sa pagpunta ko sa atin. Maraming salamat sa amin. Kaya natutuwa na ako kasi si Nanay ngayon wala nakita naka-lipstick. Ang ganda pa. Ang ganda pala ni Nanay.